Hi guys! Welcome back to my YouTube channel at andito na naman ako para sa panibagong video. So aware naman siguro tayo na ngayon ay meron tayong parvo outbreak. So napakadelikado talaga para sa mga alaga nating aso. Lalo na kung puppy pa lang sila and kung hindi pa kompleto yung bakuna nila. So sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung kailan ka ba dapat mag-alala sa alaga mong aso. Kasi kahit na hindi mo siya daling sa vet dahil medyo mahal, kailangan maging aware ka kung may parvo na ba yung aso mo. Yung mga isi-share ko sa inyo dito is nalaman ko lang din sa pagre-research, sa pagtanong-tanong. At syempre ginawa ko din tong video na to para din sa mga kagaya ko na bago pa lang na nag-aalaga ng aso at hindi alam kung anong gagawin nila. Kasi ako nung nagkaroon ng parvo si Kobe, talagang nagsisearch ako kahit sa YouTube, lalo na sa Google at kahit sa Facebook. Sumali ako ng mga group para lang malaman ko kung ano yung mga gagawin. At syempre, wag nating kakalimutan na ginawa ko tong video na to para palakasin yung loob nyo na hindi lahat namamatay. Oo, alam natin na delikado yung parvo. Maraming namamatay na tuta ngayon dahil sa parvo. Pero meron ding mga nakaka-survive. Syempre, isi-share ko sa inyo kung paano nga ba nakasurvive si Kobe sa parvo. So ayun, konting background lang is dumating si Kobe dito ng June 30. Masigla siya. Kahit na sabihin natin na bagong dating siya dito sa bahay, masigla siya nung time na yon. Nabanggit ko rin dati sa vlog ko na meron kaming dalawang tuta na namatay sa parvo. So possible na dito nakuha ni Kobe yung virus kasi kahit na nagdi-disinfect kami, hindi naman daw agad-agad nawawala yung virus kasi hindi naman din siya lumalabas-labas. So possible na dito lang din niya nakuha sa bahay yung virus. Yung una naming napansin kay Kobe is July 10 nagsimula siyang magsuka. Yung suka niya meron pang konting laman kasi kumakain pa siya noon. Tapos napansin din namin na yung dumi niya, hindi na siya solid. Nagkakaroon siya ng konting malambot, parang ganun. Tapos kinabukasan nun, July 11, nagsimula na si Kobe na hindi kumain. Nung time na yon, ayun na rin yung hindi na siya nakikipaglaro. Nawala yung kulit niya. So nung una, iniisip lang namin na baka naninibago lang siya. Nalulungkot siya kasi wala siyang kasamang aso sa bahay. Pero kasi umumi ulit siya. Tapos may amoy na namalansa. So nung time na yon, medyo nag-aalala na kami. Siyempre, natatakot na ako kasi aware naman ako sa mga sintomas ng parvo. So nung time na dumumi ng malansa si Kobe is ayan yung time na iyak na ako ng iyak kasi nga naiisip ko na baka nga na parvo si Kobe. Alam niyo ba nung time na yon, nahihirapan na akong matulog kasi hindi ko alam kung kinabukasan buhay pa ba siya. Sa totoo lang ganun yung nafe-feel ko nun. So kinabukasan, July 12, nag-decide na kami na dalhin siya sa vet kasi ayaw namin napabayaan si Kobe na nafe-feel niya na wala kaming ginagawa. Kasi alam ko na may masakit sa kanya pero hindi niya lang masabi. Sa amin lang siya umaasa para malaman namin kung ano yung nararamdaman niya. So nung July 12, dinala na si Kobe dun sa vet. And ayun nga, tinest siya sa parvo. And nag-positive siya. So, nung time na nag-positive si Kobe sa parvo, sinabihan kami ng doktor na wala daw gamot sa sakit na parvo. Kumbaga, yung mga ibibigay na gamot is pampalakas na lang ng ng katawan. So, kumbaga, support lang sa kanya para hindi siya bumigay. So, ayan, binigyan siya ng mga gamot. And then, nung time na yon, nung July 12, is nagsimula na siya ng pag-inom ng gamot. Tatlong gamot yung iniinom niya and iinumin niya yon for 7 days. So, nung July 12, syempre, hindi pa rin siya kumakain. Maganda lang kasi may binigay yung vet na parang liver spread na pansamantalang kapakain kay Kobe. Parang Cerelac siya, ganyan. Pero dahil ayaw niyang kumain, force feeding yung ginawa ko sa kanya. So, yung pagkain na yon is pinapakulo ko siya sa tubig para maging liquid siya, tapos ginagamitan ko siya ng syringe. At isa pa, bumili rin ako ng dextrose powder para sa tubig ni Kobe. July 12, nag-start na siya na uminom ng gamot.
So, ayan, inoorasan talaga yung gamot ni COVID. Nakakatakot kasi, kinagabihan nun is, dumumi na siya nung dugo na mismo. Sobrang pangit ng amoy ng poop na yon. At dugo talaga siya, sobrang lansa. Pero wala naman siyang bulate. Tapos, edi nung, simula nung July 12, ang inaabangan ko na lang is yung pag-poop niya. Kasi nga umiinom na siya ng gamot. Pero, suka siya ng suka. As in, mayat maya siya sumusuka. Pero ang kagandahan kasi kay Kobe, kada suka niya, siya mismo yung lumalapit sa tubig. So, after niyang sumuka, iinom siya ng tubig. So, ayan, very good si Kobe sa part na yan. So, ayun, everyday, inom siya ng gamot. Force feeding, ginagawa ko sa kanya kasi kailangan niya ng pagkain bago niya i-take yung medicine. After nung poop niya na yun na malansa nung July 12, next na nag-poop siya is July 14. So, dugo pa rin siya. Pero kahit papano kasi, kahit na dumudumi siya ng dugo, nakikita ko yung mata ni Kobe, nahirap siyang idilat nung mga nakaraang araw. Dilat na siya. Kahit na medyo pumayat si Kobe, makikita mo na medyo sumisigla siya. And nung July 14 din is, dun na siya nag-start na. Nakakatayo na siya, tapos naglalakad-lakad na siya ulit dyan sa bahay. Nagsusuka pa rin naman siya, pero pakonti na ng pakonti yung suka niya. So, July 16, nag-stop yung pagsusuka ni Kobe. And syempre, sobrang saya kasi mapapansin mo na may nawala na. So, ang inaabangan na lang namin is yung poop niya. And hindi niya naman kami binigo kasi nag-poop siya nung kinagabihan din yata or hapon. And medyo nagsosolid na yung poop niya. Kahit na medyo malambot pa rin siya pero medyo solid na siya. Hindi na siya yung dugo pero medyo may amoy pa rin na malansa. So ayan, nawala yung pagsusuka kay Kobe and nakikipaglaro na siya ulit, naglalakad-lakad na siya. Tapos nagkaroon na siya ulit ng pakialam sa mga naririnig niya sa paligid and medyo nag-solid na yung poop niya. So ang hinihintay ko na lang is yung moment na kumain siya. And then July 17, hindi naman ako binigo ni Kobe. Kasi everyday, nagluluto kami ng atay. And everyday nagtatry kami na pakainin siya ng dog food or ng atay bago siya uminom ng gamot. Pero laging aamuyin niya lang pero hindi niya kakainin. So ang nangyayari is yung binigay ng doctor. So force feeding lagi. Pero nung July 17, dun siya nag-start na kumain ulit. Masasabi ko na okay na siya nung time na yon. So next is, ikukwento ko naman sa inyo kung ano yung mga ginawa ko para gumaling si Kobe. Unang-una, kung may parvo yung aso mo and kung dinala mo siya sa vet, syempre bibigyan nila kayo ng gamot na ipapainom. And importante na nasa oras yung pag-inom niya ng gamot. Huwag kang mag-i-skip. Sobrang importante yan kahit mapuyat ka. Basta matake nila ng maayos yung gamot and make sure na merong laman yung tiyan niya bago siya uminom ng gamot kasi hindi ko alam baka mamaya kasi makasama pa. Pangalawa is yung pagkain. So pag may parvo yung aso mo, lahat ng pagkain tatanggihan niya. Aamuyin niya lang yan pero hindi niya yan kakainin. So bilang amo, ang kailangan mong gawin is i-force feed mo siya. Kung kailangan mong gamitan ng syringe, mas okay yan kapag liquid na yung pinapa-intake mo sa kanya. Pero sa pagpapa-intake ng liquid, ng gamot, ng tubig, make sure na huwag pahiga. Dapat nakaupo sila or basta kapit mo, basta huwag pahiga kasi ayun, baka mamaya mapunta sa lungs. So, ang isa pang nakatulong kay Kobe is yung pag-inom niya ng tubig na merong dextrose powder. So, kaya to importante kasi ang kalabanan nila dito is yung dehydration. So, kailangan mong i-make sure na hindi sila madedehydrate. So, kung ayaw uminom ng tubig ng alaga mo, gamitan mo rin siya ng syringe. And importante yung dextrose powder. Sobrang laki ng naitulong nito. So, ayan yung tatlong yun is yung mga in-advice din ng vet. Pero bukod kasi doon, nagre-research din ako kung ano pang pwedeng gawin sa kanya. So, isa sa mga nakita ko is yung painumin siya ng pinagpakuloan ng manok. Nangyari is nagpapakulo ako ng manok
Tapos yung pinakasabaw nun, walang timpla yun guys ha, walang asin or walang kahit ano. Sinisirinj ko din, tapos pinapaano ko sa kanya. Pinapainom ko sa kanya. Isa pa is yung egg yolk na merong sugar. Pinag-take ko rin siya niyan. And feeling ko naman nakatulong din kay Covian. So guys, isa pa sa importante dyan is ipa-feel mo sa alaga mo na gusto mo siyang gumaling. Huwag mong ipakita sa kanya na napapagod ka na, na parang hinihintay mo na lang siyang sumuko. Kasi, alam mo yung nakatitig lang siya sa'yo. Parang tinitignan niya kung gusto mo pa ba siyang mabuhay. And si Kobe, lagi ko yan kinakausap na ano, na magpagaling siya. Kasi nga, di ko na rin matake na ang dami nang namatay na tuta dito sa bahay. So, ayun nga. At ginawa naman ni Kobe kasi, iyak ako ng iyak. Naririndi na si Kobe sa akin. Kaya, nagpagaling na lang siya. And sa dulo ng video na to, gusto ko lang magpasintabi kasi ipapakita ko sa inyo yung naging itsura ng suka niya. Pati yung poop niya. Iba black and white ko na lang siya. Kasi gusto ko makita niyo yun para aware kayo kung anong itsura nung naging poop at saka suka ni, ano, ni Kobe nung may parvo siya. And of course, ipapakita ko rin sa inyo yung video na habang nagre-recover siya, yung video na kumain na siya ulit. So, makikita nyo yan sa dulo ng video. So, ayun lang guys. Kung merong parvo yung alaga mo ngayon, sundin mo yung mga sinabi ko at mag-research ka rin. So, ayun, huwag nyo kalimutan na ginawa ko tong video na to para bigyan kayo ng ano, ng pag-asa pa na pwede pang mabuhay yung alaga mo. Kasi nga, maraming namamatay sa parvo pero meron ding mga nakaka-survive. So yan, gusto kong mag-thank you kay mama, kay papa, kay kuya, and sa mga kapatid ko kasi tinutulungan nila ako sa pag-aalaga kay Kobe. And si kuya kasi yung nagdala kay Kobe dun sa vet dahil nga may pasok ako nun. Kay Boss Yel, thank you din sa pag-assist-assist sa akin kapag pinapakain si Kobe kasi nga palag siya ng palag. Dun sa pinsan ko kay Sam kasi isa siya sa mga napagtanungan ko kung saan ba dapat dalhin si Kobe. Kung saang vet kami pupunta. Sa friend ko na si Romel, kasi tinatawagan ko siya and dina-update ko siya kung anong mga nangyayari kay Kobe. So, chini-cheer up niya ako na yan, gagaling nga si Kobe. So, lalo na kapag kaiyak na ako ng iyak and hindi ko na alam yung gagawin kasi guys, nakikita ko kay Kobe yung mga sintomas nga nung mga namatay naming aso kaya hindi ko rin maiwasan na mag-alala. So, yan, si Romel ginaguide niya rin ako kung anong mga dapat gawin. And special mention po, shout out kay Sir Jesse. Si Sir Jesse po is isang breeder siya and napanood niya si Kobe dito sa vlog ko. So nung time na nag-reach out siya sa akin dahil gusto niya yatang malaman kung saan ko nabili si Kobe, nagkataon na may parvo na si Kobe nun and isa siya sa mga napagtatanungan ko kung anong mga dapat kong gawin, kung anong mga pwede, kung anong mga bawal. At kung gumagaling na ba si Kobe. So, ayan, hanggang sa gumaling si Kobe, napagtatanungan ko siya. So, ayan, thank you so much po, Sir Jesse. And isa pa, sumali ako sa group ng mga may aso na dachshund, kagaya ni Kobe. Pinost ko doon na merong parvo si Kobe and then nakakatuwa kasi pinagpe-pray talaga nila si Kobe. So, ang daming nag-pray para gumaling si Kobe. And papakita ko sa inyo kung sino-sino sila. And shout out sa inyo and thank you so much po. So, eto po sila.
So ayan, dito ko natatapusin tong vlog na to, and I hope nakatulong to, and sana meron kayong nakuhang idea kung paano lalabanan yung parvo para makasurvive yung mga alaga nyo. And basta wag nyo lang silang papabayaan, lalo na yung pagkain and pag-inom ng tubig. So, lagi dapat silang hydrated. So, yun lang. Salamat sa panonood, and kung nakatulong ako, please like this video and i-share nyo na rin para mapanood din ng iba na meron ding parvo yung alaga nila. And for sure, makakatulong naman to. So, ayun lang guys. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye! Oh no!